Mga kapuso, nagre-reklamo ang ilang customer na Meralco dahil sa panibagong bill deposit na sinisingil sa kanila. Bukod pa yan sa aktwal na konsumo nila sa kuryente, ayon sa Energy Regulatory Commission, legal naman ang paniningil ng bill deposit na yan. Pero pinag-aaralan nila kung tama ang prosesong ginagawa ng Meralco. Nakatutok si Bernadette Reyes. Isa si Virgie Torres sa mahigit 1 milyong Meralco customer na magbabayad ng karagdagang bill deposit ngayong buwan. Ang bill deposit ang binabayaran ng lahat ng Meralco customers noong panahong nag-apply sila ng electric load. Kinukwenta ito base sa dami ng appliances at kapasidad ng bawat isa. Mahigit 200 pesos lang ang na-deposit ni Virgie. Pero sa kwenta ng Meralco, mahigit 4,000 pesos na ang kailangang deposit niya. Nagulat ako eh, kasi ang laki-laki. Magbabayad kami ng konti-konti. Huwag naman yung masyadong malaki. Unti-unti. Pero meron din namang mahigit 1 milyong customers na makakatanggap ng refund. May galang pangungulekan ng Meralco ng bill deposit sa kanilang mga customers. Pero inaalam na ng Energy Regulatory Commission kung meron bang nalabag na panuntunan ng Meralco at sakaling mapatunayang mali ang kanilang proseso ng pangungulekta, maaari silang panagutin ng ERC. Nangangahulugan to na yung bill deposit eh, maaaring taon na ang binilang. Nasa kapangyarihan din naman ng komisyon yun na tingnan yung mga gawi or kilos ng mga distribution utilities kung mayroon silang nagagawang paglabag. Bukas magpupulong ang Meralco at ERC para mapadali ang proseso ng refund at paano mapapagaan ang pagbayad ng bill deposit tulad na lang ng pautay-utay na bayad. Yung mga entitled sa refund ay makakatanggap ng refund at yun namang kailangan magdagdag sa kanilang bill deposit, gagawin natin ito sa pamamaraan na magiging madali para sa kanila. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.